LeBron James nga mga idol at ilang mga NBA players ay namangha dito sa ginawa ni Steph Curry sa laban nila against sa Clippers. Sa first quarter pa nga lang kasi mga idol, 25 points na agad ang kanyang in-score. Hindi nga siya nagmintes, 9 out of 9 ang kanyang field goal at 5 out of 5 naman sa 3-point line. Pati nga sa free throw, 2 out of 2, walang mintes, malinis. At nang dahil nga sa performance ni Steph Curry na yan mga idol, ito ang mga ilang NBA player na to ay hindi nga napigilan na magbigay ng reaksyon at mag-tweet sa kanilang mga Twitter account. At sa panguna nga dyan mga idol ay ito nga si LeBron James. Sinabi niya kay Steph Curry, "You're a sick man." At dito naman si Damon Lillard, sinabi niya sa kanyang tweet, "Steph going for 75 points daw." At dito naman si Ja Morant ay napamura sa napanood niya at ginawa ni Steph Curry. At dito naman si Patrick Beverly ay napahawak na nga lang sa kanyang ulo matapos na mapanood ang ginawa ni Steph Curry. So grabe naman din kasi talaga mga idol, sa first quarter pa nga lang sa 12 minutes, 25 points na agad ang kanyang in-score tapos hindi pa nga siya nagmintes. At sa ating susunod na balita nga mga idol, eto nga ang NBA ay naglabas ng kanilang listahan at ito nga ay ang top 75 NBA player of all time simula nung nag-umpisa ang NBA hanggang ngayon. At meron nga mga ilang NBA players ang hindi nasali dyan or nasnab. Isa nga dyan mga idol, etong si Dwight Howard. Tinututulan niya ng lahat bakit nga daw hindi siya kasali. Samantalang itong si Dwight Howard mga idol ay isa nga ang NBA champion, 3-time defensive player of the year, 5-time na All-NBA first team, 4 na beses na All-Defensive first team, at 8-time All-Star nga. Kaya nga mga idol, ang ilang mga NBA players at halos lahat ng fans ay kine-question ang listahan na to. Bakit nga daw itong si Dwight Howard ay wala? Pero hindi nga lang si Dwight Howard mga idol ang tinututulan ng iba. Pati na nga rin itong si Klay mga idol ay napareak sa listahan na yan. Sinabi niya nga sa isip niya nga daw ay siya ay top 75 all time. Dahil nga sa kanyang mga nakamit dito sa NBA. Siya nga ay 3-time NBA champion, 5-time NBA All-Star at 2 beses na All-NBA third team at 1 beses na All-Defensive second team. Kaya nga ngayon mga idol, maraming nagko-question dito sa listahan ng NBA. Sino ba nga daw gumawa nito? Alam ba nga daw ang basketball? Pero anyways mga idol, sa tingin nyo ba itong si Dwight Howard at si Klay Thompson ay deserving na masali nga dito sa listahan ng NBA? At yun na nga lamang din mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!